Hello Pisces, happy happy birthday sa mga Pisces na magbe-birthday sa linggong ito. Alamin natin ang weekly tarot reading nyo simula March 11 hanggang 17. So, ito ay para sa weekly tarot reading nyo, Pisces. And yun na nga, happy happy birthday doon sa magbe-birthday sa linggong ito. Okay? I hope na makaresonate kayo dito. And I hope also na nasa mabuti lang kayong kalagayan sa linggong ito habang kayo ay nagse-celebrate ng iyong birthday. Okay. Pisces. Okay. Kumuha tayo dito ng isa pang baraha. 3 cards tayo dito. Okay. Trust and faith. Okay. Mayroon ngang 3 cards dito. First 3 cards siya, Pisces. Ang una is ships, trust and faith, and vows. Etong vows na to is commitment siya. So, nakikita natin dito, Pisces, na posibleng yung iba sa inyo dyan is may travel na gagawin sa linggong ito. Okay? Pwedeng may, yung iba, nagpaplano pa lang para sa paglalakbay, pagta-travel sa kahit anong klase ng transportation, mapa-ships man, aeroplano, bus, jeepney, taxi, or kahit motor. Okay? And dito sa vows na to, nakikita natin dito na isa or dalawa or tatlong commitments ang posibleng gagawin mo sa linggong ito. Or yung iba naman sa inyo dito is may hinihintay kayo. Pwedeng naghihintay kayo ng trabaho, naghahantay ng pera, naghahantay ng kung ano man na positive result ito. Trust and have faith dahil this week daw ay ibibigay yan sa'yo ng ating universe, ng ating Panginoon. Okay? So, kung makikita mo dito, it's a manifestation cards kasi itong ships eh. Kasi incoming na siya eh. Parating na kung ano man itong hinihintay mo, Pisces. Okay. Ano pa ba? Dito naman, kumuha tayo ng 2 cards. Tama, 2. Take off your mask and 6 cycles. Wow. Ang Pisces na to na pwedeng makaresonate dito sa barahang to is yung mga Pisces na mahilig mag people please. Okay? People pleasing Pisces. Comment down below. If nandito ka sa channel ko, tingnan mo to. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na siguro mga 6 times ka nang niloko, inabandona, tinakpakan yung pagkatao, but still nagtitiwala ka. Parang 6 cycles eh. Parang 6 chances yung ibinigay mo na pagkakataon. And panahon na para alisin mo yung pagpiplease mo sa mga tao sa paligid mo. Kasi kaya inaalaw mo sila na ganyanan ka kasi ayaw mong masaktan sila. Diba? Parang isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa iba. And 6 cycles is binibigyan ka ng pagkakataon ng universe na maging balance. Eh. Okay? Take off your mask. Kung gusto mong magkaroon ng freedom, unahin mo ang sarili mo. Unahin mo ang sarili mo sa ngayon. Kasi kung makikita mo dito, yung mga taong ginawan mo ng kabutihan ay puro kasamaan yung ibinalik sa'yo. So, hindi mo naman kasalanan kung kailangan mo nang i-prioritize ngayon ang iyong sarili. Ang nakikita ko sa'yo dito, Pisces, na mag-iingat ka kasi pwedeng sa linggong ito, may mga taong hindi nila mapigilan yung inggit nila sa'yo. Diba? May mga taong hindi nila mapigilan yung insecurities nila sa'yo. Kasi they're aiming na bumagsak ka sa buhay. Diba? Nag-i-aim itong mga taong ito, lalo na yung ang nakakatuwa dito sa baraha mo is yung nag-i-aim sa'yo na bumagsak ka sa buhay, maghirap ka, masaktan ka, is yung mga taong tinulungan mo sa nakaraan. Diba? Like mga relatives or friends, especially family members. So, nakikita natin dito, kaya sobrang inis na inis sila sa'yo eh. Naiinis sila, nagagalit sila kasi kahit anong gawin nilang paninira sa'yo, parang feeling nila, the more na sinisiraan ka nila,
the more na hindi ka naman affected, and the more na binibless ka. Diba? So, ngayon, ngayong linggong ito, stalking. Maraming mga tao, if meron kang social media accounts or gumagamit ka ng kahit anong social media platforms, marami sa mga tao na pwedeng hinahanap ka. Diba? Sa gabi at araw, hinahanap. Asan kaya si Pisces? Bakit wala akong update? Kasi yun yung hinahanap nila, yung update sa'yo. Yung update na masama. Kasi kung maganda, hindi naman sila interesado doon. But ang nakikita nila sa ngayon is yung iba sa inyo, private life, happy life, and yung iba sa inyo is sobrang successful, prosperous, in abundant yung energy, yung family, and you're very, very blessed. Alam nyo yan, di ba? Sinasabi ng Verasio dito na huwag mo nang kumbaga bigyan ng another chances or another chance yung mga taong ito na inabuso ka, lalo na kung 6 times mo nang pinatawad, 6 times mo nang pinakisamahan, pero still ganun pa rin yung ginawa sa'yo. Okay, mag-iingat ka talaga, kasi maraming mga negative na tao, toxic, ang posibleng nakikiosyoso. Ang daming mong stalker. Ang daming naghahanap sa'yo. Ang daming pinag-uusapan ka. Diba yung ibang Pisces dito, hindi ba katulog? Hindi nila alam kung bakit. Kasi kayo yung pinag-uusapan ng mga tao na may mga inggit sa inyo. Kasi kung walang inggit yan sa'yo, bakit kanila pag-aaksaya ng oras? Bakit kanila pag-uusapan? Bakit hindi yung sarili nila yung pag-usapan nila? Diba? Diba o? Yun ang napakaganda sa inyo eh. Kasi the more na binababa kayo ng mga tao, the more na iaangat kayo ng ating Panginoon, ng ating universe. At ang King of Pentacles, sa kasalukuyan, may mga Pisces dito na parang sinasabi nila na may problema ako, ganito, ganyan, sa relationship, sa family. Pero financially, umaapaw ang pera mo. Umaapaw yung Pentacles mo dito. May awa ka eh. Malaki yung savings mo. Malaking sinisweldo mo every month. May mga investment pa yung iba. Sobrang masasabi natin sa typical na Pinoy, 'di ba? Parang sa mga estado, mayaman ka, 'di ba? Ikaw lang yung nakakaalam, kasi siguro tinatago mo dahil yun na nga, maraming beses ka nang ninakawan, niloko, in-scam. Yung mga tinulungan mo, walang binalik sa'yo, kundi kasama ng loan. So, nandito ka sa King of Pentacles eh. Diba? Financially stable ka. Wala kang problema. Oh, ganun din. May iba sa inyo dito, stable yung trabaho. Yung iba sa inyo dito, sa linggong ito, sobrang nakafocus lang kayo sa trabaho nyo, or nakafocus lang kayo doon sa yung kikitain mo na pera sa araw-araw. So, parang yun yung sinasabi ng bra sa'yo dito na instead na i-prioritize mo yung sarili mo sa mga drama, sa negativity and toxicity, mas ginawa mo is na prioritize ka sa trabaho. Kaya may pera ka ngayon. Diba? Hermit. Peace of mind. Nakikita natin dito, Pisces, na sa linggong ito, if ever naghahanap ka ng trabaho, yung mga unemployed na Pisces, pwedeng makakuha ka ng pera, ng trabaho. If pera naman yung hanap mo, pwedeng may mga unexpected windfall ng money dito na parating sa'yo. Diba? Tingnan mo, may ipon ka. Okay? Kahit sabihin mo na konti lang yung iba, pero yung iba dito umaapaw yung pera eh. Yung iba, sobrang apaw na yung pera. Okay? Tingnan mo, 8 of Cups. Wala kang time para sa drama, wala kang time para sa toxicity, sa mga negativity sa paligid mo, kasi focus ka sa pag-iipon, focus ka sa peace of mind, focus ka sa trabaho, focus ka sa pagbibilang ng pera mo. Parang ganun, tingnan mo, Inulit lang ng baraha yung sinasabi ko, Pisces. Nakakaloka yung baraha mo. Ang ganda. Sobrang ganda. Okay? Lahat dito ng Pisces matutuwa. Tingnan mo. Ulitin natin. Sinabi ko na, tapos ulitin natin. Ikaw ay posibleng maraming naiinggit sa'yo. Maraming mga taong pinag-uusapan ka dahil sa
missing in action ka. Hindi nila alam kung anong nangyayari sa buhay mo. And ikaw, wala kang panahon sa kanila. Wala kang panahon para mag-update ng buhay mo, lalo na sa social media. Kasi alam mo, yung mga taong ina-update ka, kinukumusta ka, is alam mo na mga trader lang naman yun eh, ba? Diba? Minsan kasi, may mga Pisces na may mga kaibigan, o mga kapamilya na kausap niya sa mga private na communication, like sa cellphone, sa messenger, pero hindi ka nagtitiwala eh, ng sobra-sobra. Kasi alam mo na yung taong ito is padala ng mga taong parang siling stalker eh, tagahatid ng balita, reporter ba. So wala kang time para dyan sa negativity, competition, drama, or anything na hindi ka magkakapera. Kasi ang nakikita ko sir dito is focus ka sa pag-iipon ng pera, focus ka sa trabaho, focus ka sa pagkakaroon ng peace of mind, focus ka sa paghawak sa pera mo. Okay, congratulations and happy birthday. Thank you guys. Bye!